Hello guys, we're back again for another video, and sa video ito ay pag-uusapan natin ang aking mobile setup. So marami nagtatanong sa akin kung ano yung gamit kong pang video, ano yung gamit ko sa audio, ano yung gamit kong editor, ano yung setup ko. So i-share ko sa inyo kung ano yung setup ko ngayon na vinavlog ko to. So, dahil nga mobile vlogging ang pag-uusapan natin ngayon, so, bibigay ko sa inyo yung best setup ko for mobile vlogging. So, ngayon, I'm using iGadgets table tripod. Papakita ko yung setup ko after natin pag-usapan to. Itong tripod na ito is 15 euro, so nasa 900 pesos. And then ang ginagamit kong pang-record ng video is yung cellphone ko lang, iPhone SE. Itong phone na to is binili ko lang ng second hand for 180 euro, so mga nasa 10,000 pesos, 10,000 or less than 15,000 pesos. And then yung microphone na gamit ko dito is actually yung luma kong PC microphone na hindi ko alam na pwede palang gumana sa cellphone ko, is ang Shure MV5. So itong Shure MV5 is actually recording mic. Hindi siya yung mga fancy mic na pang studio recording talaga, kundi simple, affordable, cheap microphone for recording sa PC. So nung isang araw, nung nangangalikot ako na mga gamit ko dito, nag-isip ako na pwede ba tong microphone na to sa cellphone ko. So ayun, sinubukan ko, and then konting research, ayun, nakita ko na pwede siyang gumana sa phone ko as long as meron akong micro USB sa kabilang dulo ng wire, tapos lightning yung sa kabilang dulo. Yung sa box naman nito, kasama yung wire niya. So, hindi ko alam na may ganung wire pala sa box nung microphone nung binili ko. So, ayun nga, nakita ko yung wire, tapos ginawa ko tong setup na to. Pakita natin at the end of the video. So, ayun nga, nung nilagay ko na yung, kinonect ko na yung microphone sa phone ko, tapos nag-try ako na mag-video, sabi ko, bakit hindi gumagana yung microphone sa actual na camera ng phone? So, search ulit, anong pwedeng gawin? So, ayun nga, nakita ko sa apps na merong motive video. Ang motive na brand is kasama din sa Shure na brand, kasi ang brand ng microphone natin is Shure Motive V5. So yun, kaya MV5. So yun nga, nung nakita ko yung app na yun, sabi ko, uy, pwede palang mag-record. So ayun nga, itong app na gamit kong pang video ngayon is yun yung Motive video app. So ayun siya, okay naman. Nung mga unang subok-subok ko, okay naman siya pakinggan yung audio. For the video quality, as you can see, it's 720p, kasi yun yung front camera ng iPhone SE. Yun lang yung maximum na resolution na kaya niyang i-shoot. So ayun. And for the tripod, very sturdy siya, very matibay, and kung i-compare ko siya sa mga naging table tripod ko dati, ito ata yung pinakamatibay na nabili ko, which is worth it naman dahil sa presyo niya. Tapos meron akong parang bakal na nilagay para wala kasi akong hot shoe mount para makabit yung microphone, tsaka hindi kailangan ng hot shoe mount para kabitan yung mic. So mamaya sa end of the video, makikita nyo kung yung parang bakal na paano ko kinonek yung
yung camera, yung cellphone, tsaka yung microphone. So, tingin nyo, mas okay ba ang audio neto or yung audio nung kung maalala nyo yung video ko na sa lapel mic. So, yun lang yung dalawang setup ko for mobile vlogging. It's either ito yung gamit kong microphone or actually ito yung first time ko nagamitin tong microphone na to for vlogging or yung lapel mic. Ang ayaw ko lang dun sa lapel mic is minsan parang merong static na naririnig kapag nagre-record ako. And then, sa post-editing, doon ko lang siya naririnig. Hindi ko siya naririnig during taking a video. So, ayun nga. So, okay naman yung lapel. And actually, mas mura yung lapel. And mas makakakuha ka pa ng mas mura pang presyo doon sa lapel na binili ko. Yung lapel is 10 euros. So, nasa 600 pesos. And then, alam ko makakabili ka ng mas 5 euro na lapel mic, so nasa 200-300 pesos. Yung mas maraming murang lapel mic na okay. Yung akin is 10 euro. Feeling ko hindi siya worth it sa presyo niya. So, mas okay siguro kung bibili ako ng Boya. Yung Boya is nasa 1,000 plus pesos or 20 plus euro. So, sana yung Boya na lang yung binili ko nung time na yon, nung binili ko yung lapel mic na yun. Nagmamadali kasi ako to improve my audio, kaya yun. At saka hindi ko pa naisip na pwede pala yung PC mic ko sa cellphone ko. So, ayun nga, itong microphone na to is 30 euros. So, nasa 1,800 pesos or siguro 2,000 plus ang max niya kung sa Philippine money. So, okay na okay itong microphone na to. Pwede siya sa PC, pwede siya sa phone, pwede siya sa iPad, pwede siya sa Android phones. As long as gagamitin mo siya sa mga app na provided sa kanila. So, hindi siya universal. What I mean by universal is yung saksak lang tapos gagana na. Hindi ganun yun. Kung gagamitin mo tong Shure MV microphone or kahit anong Shure microphone sa kahit anong mga gadgets mo like iPad, phone, or PC, kailangan mong i-download yung app nila para gumana. Sa PC naman, hindi na kailangan ng app, pero I think mas okay kung i-download yung mga app na pinoprovide nila to improve yung quality ng audio mo. So, ayun nga. And sa lapel mic, yun yung universal. Very, very, very universal. Saksak lang, gagana na agad. Pero, as far as I know, merong ibang lapel mic na hindi gumagana agad. Gusto nila merong mga adapter-adapter pa. Ang dami pang kaik-ikan. So, ayun. So, sa mga tao na nagbabalak na mag-vlog for the first time, I'm not an expert sa ganitong bagay kasi baguhan lang ako. I'm just vlogging kasi parang feeling ko itong vlogging is for me. I mean, nagfe-feeling na vlogger. Pero nasa-sense ko na parang yung vlogging is para sa akin. Parang dito ko na kapag salita ng mga gusto kong sabihin. Alam mo yung mga time na pwede ka mag-feeling na matalino ka. Alam mo yung ganon. Kasi sa personal, hindi natin kayang gawin yung kasi baka may magalit sa atin na, uy, ang yabang naman ito, ganun ganyan. So, I think sa vlogging, it's a way of sharing my own opinion. Kaya yun, kaya din ako nag-start na mag-vlog. Hindi ako nag-start na mag-vlog for a reason na ito na yung gawin kong kabuhayan package. Char. Hindi po. Nag-start ako mag-vlog kasi ang dami ko na iisip. Actually, I write fictional stories sa Wattpad, Facebook, and ang dami ko naiisip na gawin through video. I think mas expressive kung sa video kaysa siguro sulatin. Hindi ko pa natatry na gawing video yung mga sinusulat ko, but I'm actually thinking about it. I'm just looking for actors kung sino yung pwedeng mag-act sa mga stories na isusulat ko or yung mga luma kong nasulat. So, ayun nga. And, mahilig ako sa gadgets. So,
Hindi porket na gumagawa ako ng unboxing or nagsishare ako ng ano mga gadgets ko, mayabang na agad. Hindi po ganun yun. So, at least, ang ginagawa po natin, kaya tayo nag-unbox, kaya tayo nagre-review, is para magka-idea po yung mga potential customers na kung ano yung way ng paggamit ng gadgets na to, kung tama ba sa taste nila, ganun. Hindi po yung pagmamayabang yung mga review-review na yan, hindi po yung pagmamayabang. It's a way to help other customers to give them idea kung ano yung product. So, ayun. And then, yung lately ko na ginagawa is yung sa Funko Pop. Mahilig kasi ako mag-collect nung mga yon. Sinimulan ko lang ngayong nung December kasi natripang kong mag-gumastos ng Funko Pop. Actually, matagal na noon nung nag-start ako nung sa Harry Potter lineup. Kaso, ang dami nung Harry Potter kaya kinokonti-konti ko. May nagre-regalo din sa akin. Pero nung lumabas yung Fantastic Beast 2 years ago or nearly 2 years ago, sinimulan ko yung Fantastic Beasts nung December, nung lumabas yung Crimes of Grindelwald. Sabi ko, 8 lang naman yung box, so kung may extra-extra ako, kumpletuhin natin yung una, yung Crimes of Grindelwald na series. Kaya, ayun nga, nagkaroon ako ng idea na gawa ng series yung mga Funko Pop ko. Gaya nung sinabi ko nung sa Funko Pop na video ko, is gusto ko lang ma-share yung anong itsura nila. Kasi syempre kausap ko din kayo, is parang na-experience niyo din yung pag-unbox ko, and maybe ma-convince ko kayo na bumili din ng ganun. Marami nagsasabi sa akin it's a waste of money, pero yes, maybe it's true, it's a waste of money, pero kung collector ka ng isang item, isipin mo na, worth it ito, ganun ganyan. So, ayun, medyo out of topic na tayo, pero before I end this video, ito yung setup ko ngayon. Yung tripod, yung phone, yung microphone, at saka yung parang bakal na para isahin sila, okay? So, here we go. And hindi na ako magsasalita after showing you my setup. So, I'll see you guys on the next one. Bye!